Gagawa ulit ako ng aking skincare night routine. And habang ginagawa ko to, sasagutin ko yung ibang mga question na bakit ako pumayat. Siyempre, alam nyo naman yon, from 87 kilos, naging 50 na lang ako. Pero ngayon, nagpadagdag ako ng konti. So una, take note, dapat ang pagpapayat, ginagawa yan in two ways. 70% diet, pinakamahalaga yon, and 30% is exercise. Pero ang ginawa ko nun, 50-50. Kasi dati, shifting pa ako nun. Kahit gabi, nagja-jogging kami, nagbabike, nagsitreadmill, nagsusumba. Nag-start ako mag-exercise through Zumba. Nagsusumba ako mag-isa, pwede yun. Using YouTube din. Gagayahin yung mga basic step doon. Tapos, yun. Nagsimula ako ng 15 minutes kasi sobrang taba ako nun. Madali ako manginalin. So, tumatagal. Dinadagdagan ko na dinadagdagan yung minutes ko ng Zumba hanggang sa nag 1 hour ako per day. At, take note, umaga nagsusumba ako and then gabi nagsusumba din ako. Pag nagsasawan ako ng Zumba, nagtitreadmill ako. Pero yung treadmill, hindi ko din masyado natagalan kasi nakakahilo siya pag takbo ka ng takbo. Yun. So, bumili kami ng bike. Nag-bike naman kami from Barangay Playa to Garden Villas. Minsan nga, kahit tirik ng araw, nagbabike kami. Para lang talaga mag-lose weight. Madali ako mag-lose weight. Sa diet naman, sinimulan kong hindi magkumain ng kanin kasi ang pagpapayat ay malakas magpataba ang kanin. Kanin, sweets, at saka mga high in sodium. Yung high in sodium, ang daming tatanong sa kanya, yun yung mga canned goods like ano, yung corn beef sa lata, mga hotdog, yung mga processed meat, yun ang malakas magpataba. And syempre, bawas din ng alak. In 5 months noon, hindi talaga ako nag-inom. Tiniis ko yun na hindi ako mag-iinom. Hindi ako mag-inom in 5 months. So, yun ang resulta. Dati, ang waistline ko, 38 to 40. Dati, naging 25 ang waistline ko. Ngayon, 28 na kasi nagpalaman nga ako. Sa mga gusto magpapayat dyan, pwede kayo mag-enroll sa program ko. Pero ngayon, hindi ako nag-entertain kasi hindi na kaya ng oras ko talaga. So, mag-focus kayo sa diet kasi pag magda-diet kayo, yun ang pinaka-importante. Mag-exercise nga kayo pag uwi nyo ng bahay. Gutom din kayo. Wala din ang in-exercise nyo, diba? At saka para maging healthy rin kayo, yun ang number one, maging healthy kayo. Kasi pag mataba ka, prone yan sa mga sakit like yung heart attack. Kasi ang sabi nila, ang puso daw nababalutan ng taba pag mataba ka. At saka take note, hindi totoo na tumataba ang buto. May pag-asa pa tayong pumayat. Kahit pa 100 kilos ka, kahit pa 150 kilos ka. Kilos yun ha, not pounds. Kasi mas malaki ang numbers ng pounds kaysa sa kilos. So sa mga susunod kong vlog, papakita ko sa inyo yung mga ibang exercise ko na ginagawa. Nag-weigh in ako ngayon para lumit yung braso ko. Maayos yun. Kasi mag-gym ka, gagastos ka pa. Pwede ka naman sa bahay lang. Sa bahay lang mag-exercise. Yun, tsaka ano pa ba ang tip? Basta mahalaga magko-combine yung dalawa. Diet and exercise. Huwag tatama din. Tiis ganda lang yun, sis. Kaya, if I were you, simulan muna bago pa mag- Noche Buena. Para doon, babawi ka ng kain doon. Para pag kumain ka na madami. Yun yung mga recent dahilan ng mga laging mga nag-enroll sa akin, yung mga tinuruan ko. Mas
sinirang kumayan para sa December sa mga party. Siyempre, kalibat ka na ng party. Payat sila sa mga OOTD nila. Yun ang number one. Ang sarap magdamit pag payat ka. Hindi ka na kailangan humanap ng plus size o ng free size o ng stretchable. Ako, dalas ko yan dati. Biggest size, hindi pa kasi sa akin. Pantalon, hindi tas siya, pinakamalaki. Kaya buti na lang nauso ang leggings. Hanggang ngayon, leggings pa rin ako kasi hindi naman talaga ako sanay magpantalon. Hindi bagay sa akin, maliit kasi ako. Yun ang pinakang number one. Ang sarap magdamit pag payat ka. Hindi ka hihingali, hindi ka tutuksuhin, number one yun. Kahit, siyempre kahit matanda ka na, prone ka pa rin sa tukso na ang taba mo, ang bigat mo. Yun ang masakit, di ba nakaka-deprive naman ang sarili. Hindi ko naman kayo na-advise na magpapayat ng biglaan kagaya ng ginawa ko. Kasi ako noon na nahirapan talaga, talaga ako, lalo nung pinigilan ko yung kanin. Believe it or not, 2 years na akong hindi nagkakain. Tumitikim na lang ako ng kanin pag may occasion at pag talagang food trip ako, lalo na pag magkakaroon. Siyempre, babae magkakaroon. Tendency mag-iba-ibang mood niya. May kain, may magkakatoyo, gano'n. Kaya ang babae, pag nagkakaregla, moody talaga yan. Minsan madrama, minsan matakaw, yun talaga. Sa susunod na vlog ko, ipakita ko sa inyo yung mga exercise na ginagawa ko dito sa bahay kada umaga bago ako maligo. Siyempre, malamig ang tubig para pagpawisan tayo. Okay, so don't forget to subscribe. Thank you! Tutulog na kami. See me was the first thing